Okay, so this is our first lesson for the second quarter. So, sa second quarter, we are going to tackle the business mathematics. So, in the first chapter of the second quarter, we are going to tackle the interest. So, we have two kinds of interest. We have the simple and the compound interest. So, I hope na nabasa nyo na yung mga module natin. So, alamin natin ano yung mga terminologies na usually ay ma-encounter natin during the whole chapter. Okay, so, tignan natin kung nabasa nyo yung mga module. I-match natin yung letter A column to the letter B column. Sabihin nyo lang kung ano yung dinidescribe sa mga nasa column A. Sabi dito, it is the amount of time in years the money is borrowed or invested. So, ano yun? So, daw yung amount of time in years. So, ito yung parang kumbaga haba ng panahon kung saan yung pera ay hinira mo or inilaan mo sa isang investment. So, that is or yan, time or term. Okay? Next. Number two, it is the date on which the total amount borrowed with interest is to be completely repaid. O, date yung pinag-uusapan natin dito, the date on which the total amount borrowed, yun daw hiniram na pera, kasama yung interest ay completely repaid, pabayaran. Ano yun? Let me hear, Bianca. So, letter B po, maturity date. Maturity date. Okay. So, yun yung time kung kailan mo babayaran yung iyong inutang. Kasama yung tubo. That is the maturity date. Next, it refers to the person or institution that invests the money or make the funds available. So, Sir, yes. creditor po, S. So that is the creditor. Okay, say nagpapahiram, sila yung naglalaan ng pera para magkaroon ng available funds para doon sa mga manghihiram. Number four, it is the amount of money borrowed or invested on the origin date. So, ang pinag-uusapan natin dito, amount of money na hiniram or ininvest on the origin date. Tipo. Ano po yun? Future value, sir. Sure? Value. Really? Ay, principal, sir. Principal. Hiniram nga eh, di ba? Yung unang pera na hiniram mo, amount of money. So that is letter E. Okay? Tandaan nyo yan ha. That is the principal or the principal value or principal amount. Next, number five. It is the amount after 3 years that the lender received from the borrower on the maturity date. So amount pa rin. After 3 years, so ibig sabihin tapos na yung tinatawag natin na term or yung time. Sir, letter Yeah. T, future value. Ano pa? Maturity future value. Okay, maturity or the future value. Okay? So ito yung time na tapos na yung term, which is kailangan ng bayaran ni borrower yung pera kasama yung tubo. Next, number six, it is the date on which money is received by the borrower. So, date ang pinag-uusapan. Sipo. So, that is the origin date or the loan date. Okay? So, kung kailan sila nagkaroon ng kasunduan na uutang siya or nagkaroon ng pirmahan, so that is the origin date. Okay? Question po. So, ito pa yung ibang mga terminologies na kailangan natin matandaan. So, first, we have simple interest. So, when we said simple interest, this is the interest that is computed on the principal. So, the interest remain constant throughout the term. So, pagkasabi natin simple interest, yung basis natin lagi dito is doon sa principal value lang. Okay? So, kahit gaano katagal na yung ating term or yung ating time, still, ang titingnan lang lagi natin magkano yung principal value and then saka natin siya kukumpyutin kung ilang percent at kung ilang taon yung lumipas. Okay?
So that is the simple interest. So, pero syempre, the interest remain constant throughout the term. Parehas lang yung magiging interest niya every year. Okay, next. We have the lender or the creditor. Ito yung sinabi ko sa inyo. Maybe this one is a person or institution who invest the money or makes the fund available. So ito yung nagpapautang. And then the borrower naman or the debtor, person or an institution who owes the money or avails of the fund from the lender. So ito naman yung umuutang. Ito naman yung humihiram ng pera, ng pondo doon sa ating lender. And then the origin or the loan date, that is the date which money is received by the borrower. So ito yung araw kung kailan nagkaroon ng hiraman or ng pangungutang. Next, we have the repayment date or the maturity date. So ito yung time kung kailan ibabalik na dapat yung pera with the interest. And then the time or term, amount of time in years the money is borrowed or invested, length of time between the origin and the maturity date. So, yan yung haba ng panahon mula doon sa time na ikaw ay nangutang and then hanggang sa time na kailangan mo nang ibalik yung iyong inutang kasama yung tubo ng inutang mo. Okay? And then, we have the principal. Yung principal po is ito yung amount ng money na hinera mo. We have the rate. So, that is usually in percent. So, a charge by the lender or rate of increase of investment. So ito yung magiging basis kung gaanong kalaki yung magiging increase or magiging patong doon sa inutang niya na amount. We have the interest, so amount na kailangang bayaran or tutubuin doon sa ginamit or sa hiniram na pera. And then the maturity or the future value, that is the amount after 3 years that the lender received from the borrower on the maturity date. So ito na yung total amount. So pinagsama na principal value and the interest. That is the maturity value or the future value. Question po. Naintindihan po? Okay, pusin tayo. Okay, so this is the formula that you are going to use in solving simple interest. Okay, so that is I sub S is equal to P times R times T, where yung I sub S is the simple interest and then yung P is the principal or amount invested or borrowed. And then yung R naman is the simple interest rate and then yung T ang ating term of time in years. Okay, years yung pinag-uusapan natin sa time ha. So kung siya ay naka-month, so we are going to convert it into years. Okay, so this is the simple step para makuha natin yung simple interest. Okay, so step one, let us identify the given and the unknown. So kunwari merong problem. So pagka step one, hahanapin mo lang ano yung mga given natin. So halimbawa, nakalagay dito, we have the principal value is 10,000 pesos. And then yung rate natin is 2.75%, or kailangan natin siya i-convert into decimal. Kapag naka-percent, hindi siya pwedeng i-direct na i-substitute doon sa ating formula. So kailangan natin muna siyang ilagay to decimal number. So that is why magiging 0.0275. And then kuhanin natin. Kunwari, meron tayong tatlong klase ng time, pagpipilian. So, we have the 6 months. So, kapag 6 months, kukonvert natin siya into years. So, that is 6 over 12 or 0.5 years. Okay? So, that is 1/2 year. So, pagka naman 1 year, so that is 1 lang. And then, kapag 18 months, so that is 18 over 12 years or 1.5 years. Okay? So, second step natin, we have to substitute the given to the formula. So for 6 months, so we have, ito yung formula natin, I is equal to P times R times T. So I sub S is equal to 10,000 times 0.0275 times 0.5. So ang magiging interest natin in 6 months is 137.50 pesos. Okay? Now, kung tatanungin kayo, what is our magiging future value dito? Magkano yung magiging future value?
Sabi natin kanina, the future value is the amount of money na kailangan bayaran on the maturity date, or ito yung pinagsama natin na principal value and the interest. So what is the future value? Anyone? Let me hear ninyo. So that is, pagkasamahin lang natin yung principal amount, the 10,000 pesos, plus yung naging interest natin, 137.50 pesos. So that is, magkano ninyo? 10,137.5 pesos. Okay, very good. Next, 1 year naman, compute natin. So we have same formula pa rin. I sub S is equals to P times R times T. So we have 10,000 times 0.0275 times 1. So magiging interest natin in 1 year is 275 pesos. So now, what is the future value in 1 year? So we have 10,275. Dali naman, pag-a-adding nyo lang naman siya, di ba? And then in 18 months, so that is 1.5 years. So we have same formula pa din. So 10,000 pesos times 0.0275 times 1.5. So magiging interest natin noon ay 412.50. So magiging future value natin ay magkano? 10,412.5 pesos. Okay, very good. Okay? So, ganun lang kadali yung simple interest. Ganun lang yung step natin, ha? So, first, we are going to find the given and the unknown. Then, you are going to determine the formula to be used. And then, you are going to substitute the given. Okay? So, bigay tayo yung problem. Compare natin yung simple interest and compound interest na solution. Sabi dito sa problem, due to COVID-19 pandemic, Ms. Dada, a female resident of barangay may pagkakaisa somewhere in Quezon Province, thinks of a business that can provide for her needs as well as the need of her neighbors. So she can be of help even in this trying time. Having no money at hand, he decided to borrow from a bank as the startup capital of 50,000 pesos at 7% simple interest rate, payable within 5 years. Compute for the interest yield. Okay, so ito yung magiging table na magiging computation natin ng simple interest. So mapapansin nyo dito, sa unang taon, that is, ang principal natin is 50,000 pesos. And then, ginamit natin interest 7%. And then, sa computation natin, itatimes natin si P, si R, at saka si T. So that is 50,000 times 0.07, and then times 1 year. And then, ang magiging interest natin is 3,500. So sa future value, yung F natin, so makukuha natin dito is 50,000 plus 350, that is 53,500. Diba? And then the next year, ang magiging principal natin, still, doon pa rin tayo sa 50,000 pesos. Hindi nagbago. So interest rate, 7%. So that is 50,000 pesos times 0.07. Tapos times 2 na siya kasi dalawang taon na. So, magiging answer natin na interest, magiging tubo is 7,000 pesos. Okay? So, magiging future value natin in 2 years is 57,000 pesos. Ganon din sa pangatlong taon, ang principal natin hindi nagbago. Same interest rate. And then, sa computation, itinames lang natin siya into 3 kasi pangatlong taon na. So, simple interest natin is 10,500. So, meron na tayo ngayon na pera na 60,000 pesos. Sa pang-apat na taon, ganun din, wala nagbago. 50,000, 7% pa din. So, sa computation, times 4. So, meron tayong 14,000. So, we have 64,000 pesos ang pera. And then, sa pang-limang taon, same
principal value, same interest rate, and then sa computation, we have times 5 lang. So, ang magiging tubo natin is 17,500. So, all in all, pagdating ng 5 years, ang babayaran ni Miss Dada is 67,500 pesos. Okay? So, yan yung magiging simple interest solution. Now, compound interest tayo. So, compound interest naman is the interest computed on the principal and on the accumulated past interest. So, dito magiging basis natin is the principal value. Also, kasama yung accumulated past interest. So, compound interest is a way to earn money because you don't just earn using the original money but also the interest you earn. So, sa compound interest kasi, kapag natapos yung isang compounding period, halimbawa, every year siya tutubo. Sa unang taon, tumubo siya. Sa pangalawang taon naman, sa pagpapatubo doon, ang pagbabatihan niya na principal value ay yung unang pera mo plus yung naging interest. So, meron ng dagdag. So, ibig sabihin, yung tubo mo, papatubuan ulit siya sa susunod na taon. Nagigets niya? Okay, pakita natin. So, same example. So, ganun din, si Miss Dada, humiram siya ng 50,000 pesos at 7% interest rate. So, that is compounded naman annually. Payable within 5 years then. Same. So, now, let us compute the interest yield. So, this is the computation. So, mapapansin natin, in first year of the loan, so 50,000 pesos yung naging basis natin, yung inutang ni Miss Dada. So that is 7% interest. So pagka kinumpute natin siya, 50,000 times 0.07 times 1. So magiging interest niya is 3,500. So ang naging tubo niya, ang naging maturity value niya is 53,500. So mapapansin niyo, wala siyang pinagkaiba doon sa simple interest. Doon sa unang taon. Same lang siya. Pero pagdating ng pangalawang taon, so ang magiging principal value niya na ay pinagsama na na principal value at the interest. So that is the 53,500. Okay? So ang interest natin 7%, hindi magbabago. And then sa computation, mapapansin nyo, we have 53,500 times 0.07 times 1. So times 1 lang siya kasi panibagong compounding period na to. Kaya nagta-times 1 lang tayo. Okay? So, for 1 year ulit, ita-times natin. So, meron naman siyang another tubo na 3,745. So, now, from the amount at the start of the second year, so that is 53,500 plus yung tubo mo ngayon, 3,745. So, meron ka na all in all na 57,245 on the second year. So, on the third year, ganun din, ang gagamitin mo na dito na principal value ay yung naging maturity value mo nung pangalawang taon, that is 57,245. So same pa din yung interest rate, so 7%. And then sa computation, yung 57,245 times ulit natin siya to 7%, 0.07. And then times 1 year lang ulit. So on the third year, meron ka na ngayong tubo na 4,007.15. So pagka natapos yung pangatlong taon, meron ka na ngayong kabuang pera na 61,252.15, which is iyan yung magiging startup money mo on the fourth year. Yan na yan. And then ganun lang din ulit, magiging computation times 1 year lang ulit. So ito na yung magiging interest mo. And then meron ka na ngayong kabuang pera na 66,079.80 pesos, which is yan yung magiging amount mo ulit on the 5th years, and then times natin to interest rate times 1 year. So pagka natapos na yung 5 years na contract, so meron ka na ngayong 70,705.39. Okay, so mapapansin nyo, compare natin doon sa simple interest, which is better.
The simple interest or the compound interest? Anyone? Sir, compound. Bakit po? Mas marami kang tubo. Okay. Other opinion? Which is better? Sabi ni ninyo, mas better sa kanya yung compound interest kasi mas malaki yung tubo. Another opinion? Sir, ako ulit. Sige ninyo. Sir, kung sa solving lang po is yung simple interest. Kasi wala ka nang iintindihan na compounding rate, sir. Yung annually, semi-annually, ganun, sir. Okay. Siyempre naman, simple eh. Pagka-computation talaga, mas madali talaga simple. Kaya nga simple eh. Kapag compound, medyo komplikado, di ba? Okay. So, actually, sa question ko na which is better, simple or compound interest? Okay. Depende po yan. Halimbawa, kung ikaw ang magpapautang, anong mas better? Simple or compound? Compound po. Compound. Bakit, Pauline? Sir, kasi po, syempre, pag umutang ka, kasi po, pagbabalik niya yung sa'yo, syempre. Ikaw yung nagpautang. Ano ba sabi ko kanina? Pag binalak niya po, sir, parang dodoble yung pera. Parang ganun po. Okay. Yung advantage po nasa nandun sa magpapautang. Ayun, di ba? Pero kung ikaw yung nangutang, anong gugustuhin mo? Simple po. Simple, kasi mas maliit yung tutubuin, di ba? So, ganun yun. Depende kung sino yung titingin. Pero, meron naman ng mga nagpapautang na naunawaan nila yung umuutang na talaga nangangailangan. So, ginagawa nila, simple pa din yung ginagamit nila. Which is, tayo mga Pilipino kasi, ganyan yung ginagamit natin kalimitan. Yung simple interest. So, mas better yung simple kapag ikaw ang nangutang. Pero kung ikaw ang nagpapautang, mas okay ang compound interest. Which is, mas malaki yung kikitain natin. Okay? Question po. Okay, so this is the formula naman that we are going to use kapag tayo ay nag-compute ng future value ng compound interest. So we have F is equal to P times 1 plus R raised to T, where yung F is the future value or the maturity value. Yung P naman is the principal amount. And then yung R is the compound interest rate. And then yung T is the time or term. Term to ha. Term in years. Okay? So, sabi dito also, to find the compound interest, just deduct the principal from the computed future value, F. In the next module, you will encounter situation where interest will be compounded more than once a year. Ito yung, ayan. So, para naman daw makuha natin yung compound interest, so, ang gagawin lang natin, ide-deduct natin, ima-minus natin si P doon sa ating F. So, we have I sub C, so that is compound interest, is equal to F minus P. So, yun yung sinasabi doon. De-deduct natin yung P sa F. Okay? Sabi dito, sa next module daw, you will encounter situation where interest will be compounded more than once a year. So, ito yung sabi kanina ni Ninyo na iisipin pa natin kung siya ay compounded monthly, quarterly, or semi-annually, or annually. So, ibig sabihin, tumutubo siya ng more than once a year. Okay? So, pagka monthly, syempre, every month, tutubo siya. So, 12 times siya tutubo sa isang taon. So, pagka naman quarterly, every 3 months, so, 4 na beses siya tutubo sa isang taon. Kapag semi-annually, 2 beses tutubo sa isang taon. And then, yun. Yun yung mga ma-encounter yung situation in the next module. Okay? Question po. Hello? Question po. Okay, so, let us solve this one. So, assuming that your father asks you about the investment and want you to know the interest that will be earned if he will invest
500,000 pesos. Daming pera ng tatay niya, no? 500,000 pesos in a certain bank that offers an annual compounding interest of 8% for 5 years. Okay? So, isang ta- kapag isang taon, magkanong tutubuin niya? So, we have 500,000, 8% ang rate. So, mumultiply lang natin. So, 1 year, magkano magiging compounding interest? 40,000 po. So, we have 40,000. Now, magkano magiging future value? Ang maturity value? 540,000. Okay. So, we have 500,000 times 40,000. So, we have 540,000. So, on the next year, meron siyang 540,000 pesos. So, multiply lang natin siya to 0.08, which is interest rate natin is 8%. So, times 1 pa din. So, ang tutubuin niya is 43,200. Magkano magiging maturity value? 583,200. Okay, so we have 540,000 plus 43,200. So we have 583,200. And then, sa susunod na taon, yun na yung magiging startup money niya. So, itatayin ulit natin siya sa 0.08 times 1. So, magkano magiging tubo? 46,656. Okay. 46,656. And then, magiging future value niya o maturity value niya in the third year is 629,856. Which is, yun ulit ang magiging startup money niya para sa pang-apat na taon. So, mumultiply ulit natin siya sa 8%. Then, times another 1 year. So, magkakaroon na siya ngayon ng tubo na 50,388.48, which is kailangan natin siyang i-plus doon sa ating startup money sa ika-apat na taon, which is ang magiging maturity value natin on the fourth year is 680,244.48. Okay? Which is yun yung magiging startup money natin sa panglimang taon. So, multiply natin sa 0.08 plus 1. Then, magkano na ang magiging amount ng kanyang pera on the fifth year? So, we have, pagka-plusin natin si startup money at saka yung kanyang compounded, compound interest. So, magkakaroon tayo ng 734,664.04. Okay? Question po. Wala na, sir. Okay. Oh, by the way, itong table naman na to, hindi naman kayo lagi magaganyan. Laging compute lang tayo. Kung 5 years, so syempre, apply lang natin yung formula natin na F is equal to T times 1 plus R raised to T. Okay? So, substitute lang natin siya. So, pwede naman siya directly sa calculator, but then, syempre, pagka sinabi naman sa inyo doon sa activity na show your solution, then walang tayo magagawa. Kailangan natin imano-mano. So, that is 500,000 times 1 plus 0.08 and then raised to 5. Okay? So, by the way, bukas naman ay didiscuss pa din yan. So, sendan ko na lang kayo ng mga video niyan na mga gagawin bukas. Okay. Question po. Wala na po. Okay, so, balikan ko yung tanong ko sa inyo kanina, which is better, simple interest or the compound interest. Para sa akin, wala pa rin mas better sa simple interest or the compound interest kapag ang pinag-uusapan natin ay pangungutang. Okay? Kasi, mas better pa rin na mag-ipon tayo. So, kung in terms naman siya ng investment, mas okay talaga si compound interest kasi ikaw yung mamumuhunan. Okay? Halimbawa, ilalagay mo sa banko or ilalagay mo sa isang business, so mas better yun. Okay, so kung wala nang question, thank you po.